Tintin. Ito na nga eh. Lamay ka. Hindi ka marunong lumangoy? Ingat ka dyan. Lulubog ka dyan. What's up, ka-adventure? Kumusta? Anong adventure mo ngayon? So, today is Saturday, July 24, 2021. So, ngayon ay napakaulan pa rin. At since Monday, July 19, umuulan na. So, everyday, tuwing papasok ako, umuulan. Tuwing uuwi ako, umuulan. And it's been 6 days na umuulan. Pero hindi naman siya ganun kalakas. Kaya lang, ang problema ay ito. So, ayan ang problema. Dahil 6 na araw nang umuulan, baha na dito sa lugar namin. So, ayan. Ito yung likod ng bahay namin. So, ayan yung likod, yung pinto sa likod. So, ayan. Baha. So, kung nakikita nyo yung sahig na yan, dyan, may hagdan. Mula dyan sa sahig na yan, meron siyang mga, I think 3 feet or 4 feet mula doon sa ground. So, yung pinakalupa ay lubog na sa tubig. Hagdan yan eh. Yan, hagdan yan. So, itong part ng bahay namin na to, itong likuran. Yan, so kita nyo naman para siyang, batis. Eh, marami pang puno, kaya marami pang mga dahon-dahon, kaya ayan, mukha na siyang batis. So ayan guys, bilang paghahanda, dahil medyo malapit nang pumasok yung tubig dito sa loob ng bahay, ayan, tinaas namin yung mga gamit. So ayan, so unti-unti lang, kung hanggang saan lang itataas ng baha, yun lang muna itataas namin, kasi mahirap din magtaas ng gamit. So yan, di naman nagiging, minsan di naman ganoon kataas. Kaya lang talagang minsan di may iwasan pumapasok ang tubig sa loob ng bahay. So yan mga ka-adventure, kung titignan ninyo, ayan na yung tubig. Tapos ito yung sahig. Ayan. Medyo ano pa naman yan, kalahating dangkal pa siguro bago umabot sa sahig yan. Pero syempre, di lang paghahanda, nagtaas na kami ng ibang gamit. Na-experience namin nung bagyong Ulysses. Pumasok yung tubig dito sa loob ng bahay. Hanggang hita ko, inabot yung tubig. So, ang height ko nga pala ay 5'7". At isipin niyo kung gaano kataas yun. Kung hanggang hita ko siya, malapit sa singit, pumasok yung tubig. Ganun kataas ang baha dito sa amin. Yun, from outside view, yung bahay kasi namin, kung nandun ka sa labas, nandun ka sa may kalsada, ang taas nitong sahig ng bahay namin ay hanggang bewang ko. So, kung pumasok yung tubig dito ng bagyong Ulysses, pumasok sa bahay namin at hanggang singit ko siya. So imagine niyo kung gaano kalalim yun, di ba? So ting tagulan, yan ang problema namin dito sa lugar namin. Talagang tumataas ang tubig dito. Yun, meron pa nga akong project na hindi ko pa natatapos. So gagawa sana ako ng papagkas, hindi ko siya natatapos. At mukhang aabutan na siya ng baha. And nasanay naman na kami kasi ever since bata ako. So yung baha ay parte na ng lugar na to. Kaya sanay na kami, wala nang bago doon. So ito yung aking bunsong anak, si Daryl. Ayan, nasa higaan lang siya. Sabi ko wag muna siya lalabas kasi baka abutin ng tubig yung bahay at mababasa siya. Hello Dax. Ayan. So yung pinaglalagyan niya ay mataas. Ayan, gumawa ako ng papag na hanggang
bewang ko ang taas. So yan, para meron silang pagpupwestuhan kapag mga ganyang panahon ng bagyo at baha. Kapag ganitong pag-ulan, siyempre wala kang makukuhaan ng tubig. So nagsasahod kami ng ulan. Tapos isasala namin, kasi galing ng bubong yan eh. Ayan o, may mga konti-konting lupa siya. Pagsatsagaan na lang namin yan, pangbuhos lang naman ng CR. Ito, bali ito yung harap ng bahay namin. So, ayan. Medyo sira na yung terrace nya. Tayo na nga guys. Dahil sa baha na to, hindi kami pinatulog. Kasi yung mga naunang araw naman, simula ng Lunes, hindi naman bumaha ng ganyan talaga. So hanggang sakong lang yung baha. Ngayon, biglang tumaas yung tubig. At konting-konti na lang sasampan na sa sahig ng bahay namin. So ayan, kaya inalerto na namin ang aming mga sarili at pinasa namin yung mga gamit. At simula kagabi pa, mga alas 12 ng madaling araw, ay gising pa kami. So medyo naidip lang ako. Si Mrs. medyo nakatulog lang din konti. Tapos, share ko lang, mga kaninang mga bandang alas 3. Alas 3 ba yan? Mga 4. So mga mag-alas 5 siguro yun, lumindol, medyo mahinang lindol. So nag-alala din kami kasi baka mamaya ay kung ano na yun. Pero buti na lang, hindi naman ganun kalakas yung lindol. So yan, inulit ko, ang date ngayon ay July 24. So yan, kaninang madaling araw yun. So talagang puyat-puyat ako. At pinabantayan ko kasi baka biglang tumas ang tubig, tumasok sa loob. Kasi na-experience namin nung bagyong Ulysses, kung di ako nagkakamali, yun yung time na tumaas ang tubig dito sa amin, hanggang singit ko. So ito, ang palatandaan ko. Ayan, lumubog to. Ayan, nakaupo nga pala ako. So ayan, hanggang dyan ang tubig. Lumubog to, mga ganyan. So ayan, kaya ng taas ang tubig nun. Kaya yun ang binabantayan ko dahil baka mamaya tumaas ulit ng ganun. Dahil 6 na araw nang umuulan. At walang makakapagsabi kung kailan tuwihin to. Kaya kailangan maging alerto talaga. So kanina madaling araw pala, pinasok ko kasi motor dito sa lugar namin, sa loob, sa looban. Dahil nang tumataas yung tubig, nilabas ko rin yung motor ko. So nung nilabas ko yung motor ko, mga hanggang tuhod ko na yung tubig nun. So nalubog yun. Tapos andun na siya sa labasan, sa kalsada. Pero may tubig din doon, kaya maya-maya ay kukumustahin ko kung nakalubog na doon. Kasi baka mamaya nakalubog na rin siya. Malaking gagastusin para ipagawa yun. So yun, mamaya update ko kayo. Shoutout nga pala sa aking magandang taga-salok. Ayan, talagang sinatsaga niya yung tubig na yan kasi wala kaming gagamitin. Yan ang problema kasi malayo yung tubo ng nawasa dito sa amin, dito sa looban malayo, kaya maasa kami sa ulan. Maraming salamat pa rin sa Diyos dahil kahit pa paano hindi pinapabayaan ang aming pamilya.